madilim, mahangin, pero kailangan pumasok kasi kailangan ako ng maaga. 7 o'clock dapat nandun na ako. So hopefully makapag 7:15. Ay, ang hangin. Ayan na po ako ngayon. Ayan na ang life. Pag ganitong mahangin, may snow, ganyan ang natura. Anyway, see you around! Walang tao dito. Ako lang mag-isip. Ayan. Continue lalakad. Okay, it's early as like 6:45 because I have to start at work as early as 7:15. Pero kung tulog pa ang mga bata, mag-whitey muna ako sa basement nila. Ang aking mga employer right now, they're just getting ready na aalis kasi both of them have an early meeting. So maaga akong galing sa bahay as 6:15 yata nung umalis ako. At saka ang lakas ng hangin. Dito sa Yonge Street, andito na ako sa Yonge Street, madilim talaga. Kaya lang kailangan pumasok ng maaga para sa ekonomiya ng aking buhay. Anyways, dito na ako malapit in like 10 minutes. Andito na ako sa aking employer's house. Samahan nyo na lang ako sa paglalakad. Ayokong magkwento. Kasi kung magkukwento ako, baka hindi ko matapos. Kasi nilalamig na naman ang kamay ko. Ang gloves ko, hindi yan nakasuot. Ipakita ko ito. Ito yung Eglinton Subway Station. Diyan ako galing kanina. And then maglakad dito. Oh, walang katao-tao. Sana may masalubong ako. Dati takot akong mag-isa pag naglalakad ng ganitong madilim pa sa umaga. But right now, since ilang taon na ako dito, almost 13 years na yata ako dito sa lugar na to, kahit nakapikit na, okay na okay. Very safe tong lugar na to. Kailangan hindi pipikit. Anyways pa rin. Kailangang lumiko. Diyos mio, Ginoo. Talagang wala man lang katao-tao. Ngayon, nandito na ako. In like few minutes, makakarating na ako sa bahay ng employer. Ang start ng trabaho ko, 7:15 or 7:20. Depende kung kailan magigising ang mga bata. Hindi ko alam kung mahintay ko ang premiere ni Ek-Ek. Kung sino man si Ek-Ek, may galab shoutout to you. So yun ang aking buhay ngayong araw na to. O may isa na akong taong nakitang naglalakad. Okay lang din yun na may masalubong minsan. Dahil kung hindi, parang nakakatakot ba? Pero wala na akong takot sa buhay. Maisip ko lang na natatakot ako when it comes sa aking nanay. Buti na lang mga pa-joke-joke din ang mga pamangkin ko. Kaya dahil sa mga joke-joke nila na nagkakaroon ako ng lakas ng loob na lumaban para sa aking nanay. Ang problema ko na lang ngayon, money matters. Kasi kailangan maghanap ng pera may para may pambayad sa hospital. Okay, papasok na ako sa bahay ng amo ko in 3 minutes. Makakarating na ako doon. Hindi ko alam kung gising na ang mga bata. Umpisan ko na mag-work. Pero kung hindi pa, maabutan ko pa ang premiere ni Ek-Ek. Ano kaya ang pahula niya? Parang may nakita akong onion. Onion ba yun? Ek-ek, onion ba yun? Crab? Kaninang din ko lobster yung trailer.
Ay naku, kung ano-ano kasi. Whitey. Nakakasagabal din ang Whitey. Ay buhay, Whitey. Buti na lang din, minsan may Whitey. Kasi yun ang nagpapatawa na rin sa akin. Minsan, kasi yung asawa ko, si Ogog Kagor, nakikita lang kami sa bed. Yung tulog na tulog ako pagdating niya. Tapos, siya naman, kararating pa lang, hindi na niya ako ginigising. And then sa umaga, pagkagising ko ng mga 5, ganun, hinahayaan ko rin lang din siyang natutulog. Tapos mag-goodbye kiss na lang kahit tulog pa siya. Goodbye kiss. May goodbye kiss din kami kahit papaano. Ang hangin! O sige, bye-bye for now. See you again next time. See you around! Okay, bye-bye. It's so cold. Bye-bye, everyone. Bye-bye for now. See you again next time. Mwah, mwah. Chup, chup. I'm home in my own house, so I will cook this yummy bacon, onion, garlic. So, pinaghalo-halo ko lang lahat. Of course, niluto ko pa ang garlic at saka onion at saka yung bacon. And then, I add this mixed vegetables. And then, pag naluto na ito, idagdag natin ang pinaka-the best cauliflower. Ito na yung aking protein, carbs, and veggies. Ang tawag dito ay cauliflower rice. 4-in-1, 3-in-1, whatever called low carbs food. Wala nang ibang idagdag mo. Parang rice lang din at dinagdagan mo ng kung ano. But this kind of food is like, hindi ko naman sinasabi na araw-araw namin kinakain. But most of the time, lalo na pag mura ang cauliflower, ito yung ginagawa ko para sa akin at saka sa aking anak. But for sure, dahil konti lang ito, pagkain lang to ng anak ko. Once or twice lang niyang kainin yan. Okay, luto na po. Okay, para hindi masayang yung heat, pinatay ko na actually. Ilagay ko isang itlog for myself. Takpan lang saglit, saglit lang. And then, for like few minutes, maluluto yan. O yan, luto na. One egg for me. And then, a bit of this cauliflower rice. Kunti-kunti lang. This is dinner. Pag dinner, kunti lang ang kakainin. Kasi matutulog na naman na tayo. We don't need lots of food. Mahirap nang mag-digest dahil wala tayong gagawin, just sleep. This is my dinner actually, and then I have leftover from kainaman in Canada, yung fish. Anyways, thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye for now!